Yun, isang mapagpalang araw po mga kalingap. Dito tayo ngayon sa Bayabasan. Dito na naman tayo. Mamawalan po ako ng Bayabas ngayon at syempre, itutur ko na rin po kayo sa ano, sa Bayabasan. Ito yung farm na nadadaanan ko palagi na nagpaalam naman ako dun sa may-ari na pwedeng mamasyal at manguha ng Bayabas. Namiss ko na din ang Bayabas. Tagal na. Ilang linggo na rin akong ano, pinakakain ng Bayabas. Ayan, mga kalingap, samahan nyo po ako at syempre pinagpapasalamat ko rin po ang patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. And syempre maraming salamat. I-congratulate ko na rin po kayo. Kayo na po yung i-congratulate ko at alam ko pong i-congratulate nyo po ako. I-congratulate ko na po kayo dahil meron na po tayong 30,000 subscribers as of today. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumuporta at patuloy na susuporta pa. Sana naman po ang lahat ng dumalaw, ang lahat ng nanood ay sana po ay nag-subscribe din po kayo. Huwag nyo naman po sana kalimutan mag-subscribe at nang sa ganun, madagdagan pa po yung ating subscriber. At isa pa, malaki rin po yung pagkakataon na tumaas ang ating mga views. Kasi po, pag nag-subscribe po kayo at nag-click po kayo ng notification bell, sa bawat upload po ni Mr. Ron Official ay magno-notify po yan sa inyo. Kaya po, sana kung gusto nyo po kayo ma-notify palagi at ma-update po kayo sa aking mga video upload, mga video post sa aking official YouTube channel, ay sana po nag-click na rin po kayo ng notification bell at click nyo po yung all. Click all para po ma-notify po sa inyo kapag may mga meron akong bagong upload. So ngayon mga kalingap, maraming salamat at syempre thank you po sa lahat ng patuloy na sumuporta. At mga nanonood ngayon dyan, welcome back sa ating official YouTube channel. At syempre congratulate ko na rin po ulit kayo dahil ayun po, meron na tayong 30,000 subscribers. Maraming salamat po. Hindi ko inaasahan. Sabi ko nga po, masaya na ako yung 5,000. Basta tuloy-tuloy lang ang magandang views. Okay na po yun. Pero hindi man natin mapipigilan dahil ang mga subscriber at mga solid supporters ay talagang patuloy na nandyan. Nagsusubscribe sila. Kaya nagpapasalamat po ako. Sobrang saya ko po mga kalingap. At yun na nga. Papasyal ko po muna kayo dito sa malawak na farm. At kamustahin natin yung mga buhay-buhay natin dito. At ayun, pampa good vibes lang ito. Pampatanggal lang stress. Kung matatanggal po ang inyong stress, pampa good vibes. At ayun, ikot tayo dito sa ating Bayabasan. At syempre, kakapasok ko pa lang, meron na agad tayong isa. Oh, 1-0. At ayun, ikot pa tayo dito sa may kabila. Dami po ditong baka. Uy, ang daming baka. Grabe oh. Ayan, ikot po tayo mga kalingap at sa mga updated po dyan dun sa aking mga dating video ay kakamustahin po natin yung ano, kakamustahin ko po yung aking bitag dito. Kung ano na bang nahuli kasi ang nahuli nung last time, grabe ang nahuli ko. Hindi ibon, hindi rin manok. Kala kong abaka eh, hindi pala baka. Ay nako, dumi ng baka. Ayan, ito po yung ibang tawag dito, dalandan. Tawag po sa amin yan, dalanghita. Ayan. Hanap tayo ng hinog na Bayabas. Hinog kaya ito? Ay, ilaw. Ayan. Napakatahimik mga kalinga pag dito talaga sa ano. Sarap na lang mamuhay sa bundok, eh, no? Kung tuloy-tuloy lang yung magandang views natin at tuloy-tuloy yung revenue natin kay YouTube sa kabaitan ni YouTube ay siguro ay dito na lang tayo mag-focus sa
pagbablog ng mga ganito. At syempre, pag kumita yung revenue natin sa mga ganitong vlog, hindi pa rin natin kakalimutan at tatalikuran ng ating sinumpaang tungkulin ang tumulong sa mga kasamahan natin, ang mga kababayan natin na mahihirap. Ay baka, kakatakot eh. Oy, dadaan lang ako ha. Dadaan lang ako. Huwag mo ako anuhin ha, suwagin ha. Okay nung baka, kakatakot. Ayan. At dami pong baka mga kalingap oh. Balang araw, makabili ako dito ng isang baka. Aalagaan natin tapos paparamihin. Para balang araw, kung sakasakali man, hindi man natin alam ang takbo ng buhay dito sa social media. Ang importante po, sana, balang araw, habang tayo nag-charity, habang tayo nagagawa ng ganitong mga content, eh makapag savings tayo, makapag-save tayo ng ating for the future. Ayan, sa kinabukasan. Siyempre, may pamilya na po tayo, may pamilya po si Mr. Ron. Kaya, dapat talaga may ipon tayo. Kasi hindi naman habang buhay tayong ganito. Hindi naman habang buhay na maganda yung... Siyempre, thank you kung magiging maganda yung habang buhay na kitaan dito sa YouTube. Maraming salamat. Pero hindi po natin masasabi. Ang importante, dapat ready tayo at laging handa. So, ayun mga kalingap. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Yan. Sa mga silent viewers po dyan ha, maraming salamat po at thank you po at patuloy kayong nanonood at ipapakilala ko nga po pala sa inyo ang aking kaibigan na si... Hi, Baka. Ayan po, si Baka po yan. Baka. Ayan po ay si Baka. At sa ating mga solid supporters, maraming salamat po sa inyo ha. At patuloy po kayong nandyan. Hindi nyo po iniiwan si Mr. Ron. Ano't ano man ang mangyari. Ang dami-dami na natin pinagdaanan sa buhay. Ang dami-dami na natin pinagdaanan sa social media. Pero alam ko po, nandyan po kayo palagi. At nakasubaybay at syempre nanonood. Maraming salamat po sa inyong tulong talaga. Thank you po talaga. At nandyan kayo. Dahil sabi ko nga po, sabi namin mga Kalinga partners, kung wala po yung suporta ng Team Kalingap at syempre yung mga organic viewers, supporters ng Team Kalingap, eh wala naman po kami. Kaya po, kayo pong lahat ay bahagi. Ayan ha, nilalahat ko na po kayo dahil kayo naman po talaga yung aming masugid na taga-subaybay ay pinagpapasalamat ko na po. Pangkalahatan na. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. On behalf of Mr. Official YouTube channel, maraming salamat po talaga. Pero nakakalungkot man mga kalingap dahil wala nang bayabas. Naubos na. Hala, isa lang nakuha ko. Grabe naman. Ay, wait. Ay, wala hindi. Ilaw pa ito eh. Hala, naunahan ako ng bayabas. Nakakalungkot. Ito yung pinaka nakakalungkot na dalaw ko dito sa bayabasan. Isa lang. Ano ba yan? Nakakalungkot naman. Wala yung may-ari eh. Umalis na eh. Tatanong ko sana kung bakit hindi ako tinerhan. Wala na mga kalingap o mga... Wala na. Finish na. Puro hilaw na ito. Kinain kayo ng baka. Wala na po. Hindi ko na alam kung paano ako makakuha. Nandun po mga kalingap yung kalabasahan. Tapos meron din dyan mga papaya. Ang dami baka talaga. Hala, nakakalungkot. Sobra po akong nalungkot talaga mga kalingap. Kasi hindi ko pa alam kung hinog ba ito. Wala na. Naunahan ako ng mga bata. Hindi maganda. Hindi magandang plano ito. Nahuli ako mga kalingap sa pagkuha ng ano. Ay. Ngayon lang ako nasiro. Sa bayabasan. Nakuha po na siguro ng mga bata na unahan ako. Sayang, isa lang makakain ko ngayon. Oh, wait lang. Talagang. Pinag. Tira pa nila ako. Ayan, may tira po sila sa akin. Oh,
Hindi lang isa, kundi dalawa. Op. Hindi lang. Hinog ba ito? Oh, pwede na yan. Tatlo. Oh, ito pa. Wala, para matitigas. Ayan, tipo ka. Hmm? Para matigas. Hindi ko kasi alam kung yellow na ba ito o green pa. Pero pwede na yan. Kaysa wala. Kain po tayo. Ito pa. Hala, parang hilaw pa ito. 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 Yan. Huwag na yung iba. Kali ko. Pwede yan, laman chan. Gutom na ako. Wala pang tanghalian. Pwede na yan. Kain. Kain po tayo. Pwede na, malambot. Bisitahin ko lang mga kalingap yung ano. Yung aking bitag. Andito na pala yun. Bitang. Okay, wala na. Wala na mga kalingap yung bitag ko. Wala na oh. Dinaanan ng baka. Naputol na pati yung ano. Naputol na yung sanga. Yun. Wala, bigo. Bigo tayo, bigo. Bigo. Sablay, sablay. Kaya lang akong bayabas. Yung pugad. Wala na rin yung pugad. Okay ko. Wala na. Yan, dito po muna tayo mga kalingap. Kakain lang ako ng ano, bayabas. Hindi na ako tinirahan ng mga bata ng ano, bayabas. Kain po tayo. Hindi pa ako nananangalian. Ito muna. Pwede na siguro ito ngayon lang naman. Tuloy lang natin mga kalingap yung pangarap natin sa buhay. Kasi may mga pagkakataon talaga na siyempre sinusubok tayo ng panahon. Dapat nating tatagan ang buhay. Dapat nating tatagan yung pakikibaka natin. Dahil kung hindi tayo magiging matatag at nag-give up na tayo, ngayon pa lang talo na tayo sa ating pangarap. So dapat ang pangarap hindi sinusukuan. Pinagpaplanuhan dahil may maayos na proseso at formula. Sabi ng mga idol natin ng mga motovlogger, may tamang proseso, may tamang formula para maabot mo ang tagumpay. Hindi mo kailangan maging mabilis, hindi mo kailangan maging magmadali. Kasi may darating yung tamang panahon, yung tamang perfect timing, kumbaga perfect timing sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Yung mga nakikita natin, yung mga kasamahan natin, maging ano yun, huwag natin kainggitan, bagkus gawin natin silang inspirasyon o maging ehemplo, mabuting ehemplo na naabot nila yung kanilang mga, kung ano man yung mga narating nila ngayon sa buhay, naabot nila sa pagsisikap nila. So,
dapat hindi tayo maging mainggit doon. Gawin natin silang inspirasyon. Kasi isipin lang natin sa sarili natin na nakaya nila. Siyempre, kayang-kaya din natin. Nakaya nga nila, kaya din natin. Kung ano yung proseso nila, doon tayo sumunod. Kung ano man yung naging proseso nila, kung ano man yung naging formula nila para nila naabot yun. Huwag natin kaingitan, mga kalingap. Tsaka, huwag natin masyadong madaliin kasi kung talagang deserve na para sa atin, kahit pa anong tanggi mo yan, kahit pa anong gising mo sa umaga yan, kung deserve na para sa iyo yan, ibibigay na talaga yan ni Lord. Doon lang tayo magtiwala dahil may tamang panahon at tamang oras at proseso para maabot po natin yung ating mga pangarap. Yung mga nakikita natin sa palikid, yung mga nakikita natin sa social media, yan po ay dapat ay gawing inspirasyon, hindi natin dapat gawing kaingitan o hilahin sila pababa dahil tumataas. Na dapat hindi po ganun. Maging inspirasyon sila o modelo, mabuting ehemplo para magpatuloy sa buhay. Kasi ang buhay po talaga sa panahon ngayon, hindi na padamihan ng pera eh. Hindi na pagandahan ng mga gamit o pagandahan ng mga gadget. Ang buhay ngayon ay pasayahan tsaka pasarapan na. Kasi hindi po natin alam anong pwedeng mangyari bukas. Pagpasalamat natin kung buhay ba tayo bukas. Maraming pang pwedeng mangyari. Kaya yun po, enjoy lang natin yung buhay kung ano man yung binigay sa atin. Lagi tayong magpasalamat. At syempre, yung pagising pa lang sa umaga, malaking biyaya na yun. Pagpasalamat na po natin dahil ang buhay ay napaka-ikli lang. Kumbaga, dapat nating maging masaya palagi. Bagamat may kalungkutan, may problema, normal po yun dahil tao tayo, buhay tayo. So yung mga problema na yan, binibigay sa atin para subukin pa tayo sa ating mga kakayanan kung malalagpasan natin. Kasi lahat naman ng problema na pinagdadaanan natin, iba't iba man, pero kaya natin gawa ng solusyon, kaya natin gawa ng paraan para ma-resolve yung problema. At isa pa, sabi nga nila, ang problema may solusyon yan. Pero huwag mo nang problemahin kung hindi mo magagawa ng solusyon. Simple lang. Kaya patuloy lang tayo, mga kalingap. Kaya po tayong bayabas, napapahaba na yung kwento ko. Ito na lang tinira sa akin ng mga bata, kaya ito na lang kainin ko. Wala, liit pa pala ito. So, ayun, mga kalingap, at ako'y tumayo na. Biglang natumba yung ano ko, ah. May gumalaw sa aking cellphone, di ko alam. Biglang natumba. Papaliwanag ako dito sa inyo, nanonood kayo, biglang natumba yung cellphone to. Ayan, pasensya na po. So, ayun, mga kalingap, at ako'y napakwento lang, at gusto ko lang maging inspirasyon din po sa inyo. Dahil alam ko po, nandyan po kayo. Alam ko, nagtitiwala kayo sa akin. Alam ko, nakasuporta kayo. At alam ko, palagi kayong nanonood, nakatingin sa aking mga ginagawa. Kaya ako po ay ginagalingan ko sa abot po ng aking makakayanan, sa abot po ng aking kakayanan, galing, ay ako po yung nagiging matatag. Alam ko po, nandiyan kayo. Kaya dapat ako yung maging isang mabuting ehemplo o inspirasyon sa inyo na pag magkaroon din po kayo ng idea, magkaroon din kayo ng mamotivate ko rin po kayo sa inyong mga tinatahak na buhay ngayon. So mga kalingap, at nagpapasalamat din ako sa walang sawang sumusuporta dyan sa ating mga OFW, solid supporters, organic viewers, kalingap supporters. Maraming salamat po talaga sa inyong mga kalingap. At ako naman po ay patuloy lang sa aking ginagawa, ano man ang mangyari. At tahimik lang po si Mr. Ron kung ano man po yung kakayanan ko, kung ano man po yung nararapat at tama na pwedeng gawin, ay doon lang po si Mr. Ron palagi. Kung ano man yung nakakapagpasaya sa aking viewers, doon lang po ako. Kung ano man yung nakakapag-enjoy yung inyo po mga suggestion, mga comment, maraming salamat po. Napakalaking tulong at bahagi po ng aking pagbablog yung inyo pong mga suggestion. Kaya salamat po sa mga silent viewers na minsan ay patuloy na nanonood at minsan napapa-comment din. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyo pong mga komento ay patuloy kong binabasa, at simple lang po ang aking nire-reply sa inyo. Isang like at isang heart, yun po ay 100% na acknowledgement
para lang po mapansin ninyo na nabasa ko po yung inyong mga comment. Ako naman po ay nakakapag-heart, nakakapag-like. Pagkatapos ng isang buong araw, pinapalipas ko po muna yon para po mabasa ko lahat. At syempre, isa-isahin ko rin basahin at i-like and i-heart. Maraming salamat po ha mga kalingap at thank you po. At bago po natin tapusin ang video ito, may pagkakataon pa rin tayong makakain ulit ng bayabas dahil nakatatlo lang tayo ngayon. May isang mayakigiko. Wait lang. Ay, hinog yan. Pwede na ito. Okay. Okay, nakatapak ako ng ano. Okay. Alam nyo na, natapakan ko. Nakatapak po ako ng pagmamahal ng baka. Ala, ang dami sa ano, chinelas. Nakatapak po ako ng ano. Nakatapak po ako ng buenas. Buenas daw yun eh pag nakakatapak. Uy! Ay, sayang oh. Kung hindi po bata ang nakakauna sa akin sa bayabas, ibon. Ito po oh. Okay. Dapat hindi ko na pala pinitas. Kasi kanila na ito. Wait lang, babalik ko. Wait lang, dito na lang. Kasi sayang naman, hindi ko na rin naman ito makakain. Balik ko na lang po. Ay, paano ba ito ibalik? Wait lang, paano ba ito ibalik? Dapat sa ano? Nandito na. Wait na mga kalinga pa, ibalik ko na lang. Napitas ko kasi malambot na pala. Para na rin makain din ng mga ibon. Sayang naman. Bigyan naman natin sila ng pagkakataon na mabuhay din at kumain. Siyempre ibon din man sila. May buhay din sila. Ayan, binalik ko po at ano? Napitas ko bigla dito eh. Binalik ko na lang. Kainin na nila yan. Di ko naman makakain kasi marami na. Pag binalikan nila yan, makakain ulit nila yan kasi may buhay din naman po sila. Kahit sila po ay mga hayop, ay may buhay din naman. Kaya may karapatan din naman silang kumain. Pero bago yan, parang may napansin ako ditong isa eh. Wala na, wala. Ito. Ay, hilaw. Ayoko na doon bumalik na kaya nakatapak ako ng ano. Nakatapak ako ng pagmamahal. Ang laki pa naman. Shoot na shoot yung ano. Shoot na shoot po yung ano, chinelas ko doon sa ano. Pagmamahal ng baka. Ay, wala na. O, di bali mga kalingap. At ako po yung magpapaalam na rin. At medyo mahaba na aking video. Sana po yung nasihan po kayo. O na-inspired man lang po kayo sa aking munting kwento sa puno ng bayabas. Ang daming baka dito mga kalingap, balang araw magkaroon din tayo ng alaga nating baka at syempre sarili nating alaga. Para kung tutuusin, bumaba man yung views natin sa ating YouTube channel, sa ating pagbablog, wag naman sana patuloy lang si YouTube. Eh kung sakasakali man may alaga tayo, may pang-alternatibo tayong pangangailangan. Syempre, kailangan po nating mabuhay, kailangan po natin ng financial. So, ibig sabihin, kung marami tayong alagang baka, pwede tayong magbenta. Kung sakasakaling wala na talaga tayong budget, kung wala na talaga tayong pantulong, maaari natin gamitin yan. At isa pa, yung mga gusto mag-alaga ng baka, at halimbawa marami na tayong baka, pwede natin paalagaan sa kanila yan, sasahuran natin yan. Balang araw po, ano po, kung talagang papalarin at patuloy nyo pong susuporta ng aming mga channel, eh, mangyayari po yun. Ano mga kalingap, maraming salamat po. At ako po ay, magpapaalam na. Ayan, bye-bye mga baka, mga puting baka at itim na baka. Maraming salamat. Siyempre po sa mga solid supporters, viewers, ayan, organic supporters ng Team Kalingap, maraming salamat. At sa mga OFW po na patuloy na nandyan, maraming salamat po. God bless. Mag-ingat po tayo palagi mga kalingap at lagi pong pinapaalala ni Mr. Ron. Lagi po tayong magdasal dahil napaka-powerful ng panalangin. Ano't ano man ang mangyari, dapat may kaakibat, lagi tayong dasal. God bless po. Ingat po tayong lahat. And syempre, sana po basahin niyo po yung ating intro at yung aking outro na bago. Yan po ay ginawa ko dahil 30,000 subscriber na po tayo. Ginawa po ko po yung aking intro at outro. Ayan. Sana po ay ma-motivate tayo nung aking ginawang intro at outro diyan. Maraming salamat mga kalingap. God bless. Keep safe always and peace. Maraming salamat. Bye-bye po.